Ito po ay pawang katuwaan lamang. May disclaimer. May disclaimer. Ano ang comfort food ni Roxanne noon at ngayon? Try lang natin to. Roxanne, what's your answer? Chocolates noon. Mahilig ako kumain. Bumibili ako KitKat lagi sa canteen. Tapos, ngayon, comfort food ko, bread. Why? Okay. Sobrang. Basang-basa kita, Rox. Pasensya na. Sinigang na babor. Ah, comfort food. Actually, paborito ko kasing ulam din yan. Isa sa paborito ko yan. Mauuna ang sinigang bago sa adobo. So, okay. Next. Ah, ito medyo tricky din to ah. Ano ang hilig ni Joros bilhin noon at ngayon? Teka lang. Okay. Okay, Joros, what's your answer? Okay, to be honest, noon may hilig ako sa shades. Pero ngayon, wala. Hindi rin ako tumama. Ano yan? Damit. Clothes at pangkabuhayan. Mini, pang-grocery, pang-pamilya. Kasi kahapon. Yeah, actually, tama naman yun. Uh-oh. Pangkabuhayan. Grocery. Nung nag-promo kami ng isang araw, parang naririnig ko siya. Sabi niya, oh sige, ilista mo na yung mga kailangan kong bilhin. So habang paano na kami, pa-start na kami. Sabi ko, oh, syempre, daddyhood na. Ayun. Kasi ano yun, yung nag-promo kami sa ABS, pa-uwi, syempre ako na yung nasa labas, ako na yung dadaan sa grocery. Para hindi na isa-isa, hindi na marami lumalabas. Okay, ito na lang. Ito. Tingnan ko mag-match na kayo dito ah. Ano ang ginagawang pampa-relax ni Roxanne kapag medyo tense o kabado siya sa eksena? Ako alam ko yun noon. Yung ngayon, ano ba ginagawa ng kapag-baby? Ito ang nakakapagpa-kalma sa akin. Okay, bago ipakita ni Joros, Roxanne. Oh, music. Noon at ngayon. Ay, tama! Ling! Yung ngayon, kaya wala akong sagot. Kasi hindi siya nag-music kapag nag-ano kami. Sa mga MMK namin, saka sa hall lab. Kasi, sa ano na yon sa room nagpe-prepare ako doon ako nagpe-prepare kasi dati on the set eh no. Okay, kapag tenga sa set, anong hilig gawin ni Joros noon at ngayon? Ako same yun noon at ngayon. Sabihin ko na. Oh, sabay na. 1 2 makipagkulitan oh. Ang galing. Tama. Nakakatawa dyan, wala pang tao sa set. Pag nauna siya, matatanaw mo siya, naghahanap-hanap yan ng mga kukulitin. So yung mga taong wala pang sapat na pahinga or parang wala pang energy makipagkwentuhan, tatakasan siya. Nandiyan na si Joros, magtatago na lahat. Galing. Ayan. Kasi for context ng mga nanonood, usually ang tenga time or ang break time, yun ang time ng mga artists either magpahinga. Mm-mm. Yung iba mag-aaral na linya, yung mga working student mag-aaral ng mga modules nila. Pero ikaw, Joros. Memorize ko na kasi lines ko eh. Tapos wala, chikahan lang. Kung sino lang naman gusto. I'm impressed ah. The first two questions, medyo they fail sila. Pero after that, medyo smooth sailing na yung mga sagot nila ha. How about this one? Ano ang kinakatakutan ni Roxanne noon at ngayon? Oh, game na. Okay. 1, 2, 3. Noon, tatay ko. Ngayon, asawa ko. Iba naman yung sagot ko. Sakit, saka COVID-19 yung anak ko. Nakakatawa yung pang-iba. OMG. Yeah. Oh, diba? Kasi kaya nasa isip ko, akala ko COVID, takot ka sa COVID. Wala na, tinamaan na ako ng COVID din. Matatakot pa ba ako ngayon? Nagka-COVID na kasi kami before noong April. So, mild lang naman yung akin. So, naniniwala ako na may immunity pa ako konti.
saka fully vaxxed. Oh, of course, takot pa rin naman ako magka-COVID kasi syempre pag nagkaroon ka, 'di ba? Lalo may mga anak pa. Pero so, ay before. Syempre, pag-bagets tayo, takot tayo sa tatay natin. Ngayon, takot tayo sa asawa natin. Zoros, di ka takot sa asawa mo. Hindi, wala naman akong ginawa masama. Hindi, oo, wala. Ano lang to? Sabi ko nga kanina, pawang katuwaan lang to. Okay. Ewan ko kung naalala to ni Joros, pero would you remember kung ano ang dream role ni Roxanne noon? Noon? At okay. Ngayon? Seryoso si Joros eh. Ayan. Oo. Ready? Okay, game. Go. In ko di siya tatama dito. Noon, baliw. Ngayon, ay, sorry. Makatambal yung idols niya. Ayun, Korean. Ngayon, ang pangarap ko ngayon, dream role mo talaga maging isang Korean lead superstar, di ba? Ayan, no? Makatambal ang idols niya. Sabi ko kay Lord, pag nagdadasal ako, pag sa second life ko, Lord, gawin mo kong Korean superstar. Pero sa North Korea raw. Huwag na North Korea. Balik tayo kay Joros. Noon at ngayon, dream leading lady. Love it. Sa totoo lang, mas ano kasi ako eh, character, mas character ang gusto kong ano, kahit before. Pero syempre yung time, before. Imposibleng wala kang, imposibleng wala kang pangarap makaliding lady noon. Oo, noon, yan, Christine Hermosa at Claudine Barreto, mga idols natin yan. Pagdating sa ano, kasi mas na-inlove ako sa pagiging character actor eh. Mas yun yung passion ko eh. Kaya even before, hindi ko talaga kasi pinangarap maging sikat. Gusto ko lang maging matagal sa industry. Parang si Tito Eddie Garcia, yun yung peg ko. Ito, may tanong ako. Ewan ko kung maalala mo ito, Joros. Naalala mo ba yung paboritong expression ni Roxanne noon? At ngayon? Ngayon. Ano yung madalas na plan? Hindi na niya isusulat yun. I-acting ko na lang. I-acting ko na lang. Eto noon. Di ko alam kung kung ko. Di ko na matandaan din yan ah. Nabaon na sa limot. Isinama ko. Noon. Ah. Noon. Very SQ. Mga panahon. Kapag ganyan. Huwag natutuwa. Ngayon ko. Di ko alam kung giniginaw siya, natutuwa. Di ko na matandaan, actually. Pero, sige, yung expressions ngayon. Ngayon, wala. Wala akong, ano. Di mo to naaalala. Sa, actually, sa SEQ to na uso. Expression? O, eto, papaalala ko yung noon. Sa SEQ to na uso. Ati. No. Ati. Hello, Ati. Hi, Ati. Tayo nila Dara yun eh, di ba? Nila Dara, nila Mel. Paligtarin naman natin. Hey. Rox, ano ang laging sinasabing expression ni Joros noon at ngayon? Alam to ng buong industriya. Talaga? Buti pa yung industriya. Alam ako, hindi ko alam ba. Teka lang. Game na ako. Mula noon hanggang ngayon. Noon at ngayon. Oh, eto. Game. Ay! Yan ngayon yan. Share it out. Kasi dahil sa live stream, shout out yan eh. Joros, kailangan maalala mo ito. Anong ultimate dream ni Roxanne noon? At ngayon? Pang beauty queen to, Char. Okay, noon at ngayon. Ay, pang beauty queen ba? Hindi. Dati kasi big, okay. big house. Ngayon, Korean superstar. Noon, maging Claudine Barreto level. Siyempre, di ba? Bago tayo sa industry, sabi ko pangarap ko maging kagaya ng idol ko si Ate Clau. Makatrabaho ko si Kuya Aga. Yung ganung yun dapat, level. Yun dapat isasagot ko yung pangalawa. Oh. Yung simple life, happy and healthy life. Kaya lang, naalala ko yung Korean superstar na kakasabi mo lang. Pinalitan ko. Okay, ito naman last. Balik na rin ulit natin. Rox, naalala mo pa ba noon, ano yung ultimate goal or one big goal ni Joros noon at ngayon?
Okay. Siyempre noon, bago pa ako mag-artista, pangarap ko naging basketball. Eto, sige, nalagyan ko. Pero, ah, okay. Lang height ko eh. Eto, basketball player. Noon, mangulit ng tao. Ngayon, magpasaya ng tao. Aww. Ako, life with God. Uy. Wait, so basketball player, Joros, pre-SCQ ba ito? Yan ang gusto mong... Oo, nag-varsity pa ako high school tapos college. Kaya lang, bigla ako nag-nursing eh. So, natigil yung pagbabasketball ko. Tapos, yun nga, bigla nag-artista. Kaya masayang-masaya ako yung kapag mga Star Olympics o kaya yung mga out-of-town basketball shows. Yung mga gano'n. Yung mga, ano, naalala ko, may mga grupo-grupo sila nila John Prats dati. Mga liga, gano'n. Tapos, wow. Celebrity... Diba tapos mga celebrity group muna kayo tapos uh-oh. Iba kahalo niyo na yung mga ano ordinary people para lang din magkaroon ng ano uh-oh. Interaction with lagi namin ginagawa yun. I mean siguro mas nalibot ko yung buong Pilipinas sa pagbabasketball hindi sa pag-aartista. Dumadayo kami iba-iba. Minsan kasama namin mga PBA players, mga legends. Siyempre mga idol ko, si Noli Locsin, siya yung pinaka-idol ko sa basketball. Nakakasama ko, lalaro kami sa Guam. Tapos minsan, sa Canada, naglalaro kami sa ibang bansa. Singapore, sina ano. Kaya masaya, masaya. Ang sayang pakinggan na binabalik ka nila yung mga memories nila from before. At minsan, nagsuswak pa rin talaga yung mga kwento. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.